again, that circling eagle hitting the right angle na pinapasok niya yung knock, yung heroes ng OMG knockback doon sa may pinakaloob ng Turtle Cave. At using the ultimate of Kairi, hindi sila nakatakas. Nahinahirapan sila lalo. Oo, oh, yung kagat ni Kupa Chak noon. Low si Renjo, sumalubong pa rin sa lima. Grabe ni Larsky and Kairi hinaharangan. Pero meron pa rin Tori, nakakabasag pa lang. Pero ngayon, Omega will be playing defensively na sa side ng Onyx. Pero ang Lord, babasag na rin sa baba. Hindi ko magana dito yung ginagawa ng side ng Omega na talaga maging aggressive, dalin yung laban kay Kairi. Si Bimo, ganda ng huli na yun. Oh, circling eagle, pero tamang alis lang muna doon. Pero ngayon, si Omega nakabantay to defend this. Okay, pwede ma-takedown dito yung Lord, pero ang ganda ng pasok doon ni Bimo. Nakuha, nahuli siya kaagad doon ng Omega eh. Well, I think, correct me if I'm wrong, Tadza, pero naniniwala ako yung circling eagle na yun para lang mapalayo yung members ng OMG at matulak ng Onyx yung base turret na yun. Yeah, ang ganda nga talaga eh. At again, yung pagiging initiator ni Bimo is sulit na sulit. Kaya sabihin natin na medyo malambot si Matilda, yung effect niya nung early game and yung pagpasok niya using the circling eagle plus the guiding wind to assist your enemy, your allies, is perfect. Ilang beses natin nakita kanina, ilang angles na yung pinapakita dito ni Bimo na laging sakto yung pagpasok niya. I completely agree, zoning and also utilizing the knockback na makapasok yung members ng Omega dun sa may death trap dun sa loob ng Turtle Cave. Grabe, ang daming huli or daming counter dito side ng Onyx. So you've mentioning na timing din. Especially now, merong Matilda positioning ang sinasagot ngayon ng Onyx sa side ng Omega. Na meron ding hila, pero now in just 14 minutes, hindi lamang masyado sa kills. Pero paano makabawi ngayon ang side ng Omega, Butters? Omega, kailangan nilang abangan yung Onyx dito sa pagpasok nila sa base. Yung last turret nila sa may taas, that is going to be the key point for them to actually protect. Kasi hindi pa sila totally nagsama-sama dito. Hindi pa nga tayo nakakita ng isang game-changing Lunox Ruby DD play galing kay Kellera. Para lang kahit papano ay mabawasan agad and kinukulang sila sa damage. Baka yun lang yung kailangan nila na mag-pop off na si Kellera. Nagamit doon ng conceal ni Chak, no? Nakahabol doon si Bimo, that circling eagle. Renjo being diving in deep dito sa side mismo ng Onyx. Oh, nilabas na rin ang ultimate dito ni Kel VJ. We have few seconds to utilize this, pero Onyx will be just using, ano, kukunin nila ngayon ang pagkakataon ni Onyx para makapag-push siya lanes. Yeah, at ito yung plano ng Onyx. After nilang makita na, okay, ginamit na ng Omega yung kanyang, yung ultimate dito ni Bane, yung Deadly Catch, ginamit na rin dito ni Virus Passion, ni Beatrix. So, the best thing that we can do is either control the lane. Nakita nila na medyo tumaangat yung creeps, yung minion wave ng OMG sa may top lane transition kaagad while holding the ground. Pero yeah, maganda yung pagka-rotate dito in discipline ng Onyx. Hindi sila sumasulub-sub eh. Nirespect din nila yung strength ng OMG when it comes to picking off or mag-deal ng AoE damage. They're respecting now the strengths of Omega na pwedeng baliktarin ng laban ngayon ng Onyx. Pero ngayon, ang apat ng members ng Omega, binabantayan si Dilarski o Ring of Order, nakita na. Alam niya nakabantay doon ng Omega, pero ngayon, they will just be taking this risk. Onyx forming up against, I think, didiretso na rin sila sa pag-takedown dito ng lanes as naghihintay yata sila ng pick-off dito sa side ng Omega. They could be waiting for the Lord kasi 5 seconds na lang, may Lord na tayo. And kung papansinin mo, it's already 15 minutes. Yan yung makapag-setup sa kanila ng panalo agad-agad. Eto na, ang Lord, ang game changer for the destruction ng base ng Omega. Binabantayan din ng Onyx kung paano papasok ang Omega dito sa pagkuha ng Lord. Sinimula na ni Kairi. Renjo, mukhang lalaban dito or lalapit din. Mag-iingat tayo sa control din ng Omega, pero hindi mo na lumalapit. Nag-reset ng Lord. Pero ngayon, tatapo na rin. The damage, Chaknu down with a circling evil kay Bimo. Target na target dun si Kelatse. Tumakso palayo na lang Chaknu din. Mababa na ang health, pero nakuha na rin si Renjo. Bumawi dito. Ginamit nila doon ng Lord para makalapit ang Omega. Baloyski, mukhang maaalanganin tayo dito, but KelVJ hahabol pa rin. Gusto patang nakawin to sa side ng Onyx, pero Dilarski, target dito, nilabas na yun ang ultimate. KelVJ! Grabe yung damage, pero nakaganti din dito or nag-reflect back ang Onyx, pero hinaharangan pa rin ang pagpasok ni Etomax, tsaka ni Chaknu, tatlo. Laban sa lima sa Onyx, hindi na malalabanan ng pagkuha doon ng Lord, pero si Chaknu, Kelra at si Etomax on target ngayon sa onang Onyx Philippines. Si Kelra hindi na rin makakaligtas. Onyx Philippines taking down one more member, si Chaknu, immortality out, pero ngayon si Hatred on target na rin. Lima, pero si Renjo hindi na ata maaagapan
ang damage gain ng Onyx locked on third and the base. And Onyx takes game number one. Napaka-kalkulado ng ginagawa dito ng side ng